Mga tumiwalag sa Iglesia ni Cristo na mga celebrities, alamin natin. Top 11, Diana Zubiri. Ang original Danaya ng Kapuso hit fantaseryeng Encantadia na si Diana Zubiri ay lumaking miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero pagpasok kasi nito sa showbiz, nagsimula ito sa pagpapaseksi at kinikilalang sexy star bago pa man nabigyan ng mga serious roles sa pelikula at telebisyon. Marahil dahil sa takbo ng kanyang karera sa showbiz noong nagsisimula pa lamang ito, minarapat ni Diana na umalis sa INC at nagpa-convert bilang isang Katoliko. Nang maging isang Catholic kung saan nabigyan na rin ng mga serious roles si showbiz, ay nagtapos si Diana sa kursong theater arts sa isang Catholic college. Top 10, EJ Falcon. Isa ang kapamilya actor na si EJ Falcon sa mga hilera ng celebrities na kilalang miyembro ng Iglesia ni Cristo. May ilang source na sinasabing tiwalag na umano si EJ sa naturang relihiyon. Pero paglilinaw ng kanyang mga kapatid sa simbahan at ilang mga fans na miyembro rin ng INC, hindi naman raw tiwalag ang binata. Miyembro pa rin ito, hindi nga lang aktibo. Sa ngayon ay hindi rin napapanood ang PBB Teen Season 2 winner dahil busy ito sa eleksyon, lalo na tumatakbo ito bilang vice-gobernador ng kanilang probinsya sa Oriental Mindoro. Top 9, AJ Raval. Kalas na rin ang social media sensation at sexy star na si AJ Raval bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi rin kasi ubra sa simbahan ang pagpapaseksi nito, pero ang pinakarason ay ang pagkalas rin ng kanyang ama na si Jeric Raval sa INC. Matatandaan na noong nagkagulo-gulo sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, isa si Jeric sa mga na-interview hinggil rito. Pero tikom ang bibig ng aktor dahil siya raw mismo ay hindi knowledgeable sa nangyayari sa itaas. Matapos ang kanyang interview noong 2015, ayon sa ilang source, umanib si Jeric Raval sa kabilang relihiyon na mainit na kalaban ng Iglesia ni Cristo at ito ang Church of God International o ang dating daan at dito ay binautismohan ang dating action star. Mapapansin rin na noong pumanaw si Brother Eli Soriano ng Ang Dating Daan, isa si Jeric Raval kasama nila Zoren Legazpi ang nagbigay ng pakikiramay sa leader ng nasabing simbahan. Top 8, Yasmin Curdy. Lumaki ang upcoming startup star na si Yasmin Curdy na halo-halo ang religious practices and beliefs. Ang nanay niya ay isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, habang ang kanyang ama naman ay isang Muslim. Ang parehong relihiyon ay may sinusunod na patakaran pagdating sa paghanap ng mapapangasawa. Hindi man ipinagbabawal na magkaroon ng kasintahan na labas sa relihiyon ng INC o Islam, pareho hanggat maaari, hinihikayat ang mga miyembro na akayin o magpa-convert ang kanilang mga kasintahan kung sila ay seryosong magpapakasal na. Sa lagay ni Yasmin, maliban sa magkaiba ang paniniwala ng nanay at tatay niya, ang kanyang napangasawa ay may iba ring relihiyon. At ayon kay Yasmin, ito nga ang kanyang sinusunod at hindi ang Iglesia ni Cristo kung saan kabilang ang kanyang ina at hindi rin ang Islam na relihiyon ng kanyang ama. Natutunan raw kasi ni Yasmin na napakahirap na may dalawang pinaniniwalaan gaya ng sa kanyang mga magulang, kaya pinili niya ang relihiyon ng mister, kwento ng aktres. Siguro po kung ano yung sa husband ko, yun po ang susundin ko. Kung nasaan po siya, ang hirap din po kasi magkaiba po kasi ng paniniwala ang mom and dad ko, yung isa Muslim, yung isa iglesia. So mahirap po talaga nung time na ikakasal na kami. Mahirap po sa kanilang dalawa kung ano po yung pipiliin dahil magkaiba po sila ng gusto. Top 7, Catherine Bernardo. Ilang beses nang napabalita, lalo na noong 2015, ang pagkakatiwalag ni Catherine Bernardo sa INC. Bumungad ang usap-usapang ito matapos hindi mapabilang sa cast ng Felix Manalo ang kapamilya star.
Ang naturang pelikula ng Viva Films ay hango sa buhay ng founder ng Iglesia ni Cristo na si Ka Felix Manalo na ginampananood ni Kapuso actor Dennis Trillo. Balita noon, kaya raw hindi talaga na-i-cast si Catherine ay dahil tiwalag na ito. Kasunod pa ito ng balita na ang sinusuportahang kandidato ni Catherine at kanyang boyfriend na si Daniel Padilla ay si Ma Rojas, taliwas sa iniendorso ng INC sa pagkapangulo for 2016 election na si Nooy Davao Mayor Rodrigo Duterte. Kinikilala ang INC na isang relihiyon na nagde-deliver ng block votes sa tuwing may i-endorsong itong kandidato. Top 6, Jacqueline Jose. Hindi gaya ng ilang celebrities na officially tiwalag na sa Iglesia ni Cristo, ang internationally award-winning actress na si Jacqueline Jose ay nananatiling kapatid. Tahasan nga nitong sinusuportahan ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte na siyang officially endorsed ng INC. But recently, tila naglaylo muna si Jacqueline Jose sa kanyang political and religious beliefs, lalo na sa social media. Inactive man ang kanyang pagiging INC, pero kinikilala pa rin siyang miyembro ng simbahan. Top 5, Jake Cyrus. 100% legit na tiwalag ang singer na si Jake Cyrus sa Iglesia ni Cristo. Ang ama ni Jake ay miyembro ng Iglesia ni Cristo habang ang kanyang ina naman ay Katoliko. Yun nga lang, sinunod ng ina ni Charisse ang relihiyon ng kanyang asawa, kaya lumaki si Charisse bilang miyembro ng INC. Pero noong 2010, nang 18 taong gulang si Charisse, kinumpirma ng kanyang ina na tumiwalag sila sa Iglesia ni Cristo at nanumbalik bilang isang Katoliko. Matatandaan na bininyagan pa sa Catholic Church si Charisse kung saan big time ang hilera ng kanyang mga ninong at ninang. Kasama na rito sina David Foster, Oprah Winfrey, Boy Abunda, US entertainment lawyer Ed Shapiro, ABS-CBN executives na sina Gabby Lopez, Charo Santos Concho at Malu Santos, kabilang din si Chris Aquino, Karen Davila, Julius Babaw at Doktora Vicky Bello. Top 4, Bugoy Carino. Kung titignan ang listahan ng mga artistang ipinagmamalaki noon ng Iglesia ni Cristo na sa listahan, ang child star at dating miyembro ng hashtag boys na si Bugoy Carino. Naging matunog ang pangalan ni Bugoy nang makatanggap ito ng suspension noon sa noontime variety show na It's Showtime noong 2018. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya sa nasuspindi ang co-hashtag na si John Lucas na kapatid rin niya sa Iglesia ni Cristo. Pero si John, pinanindigan ang kanyang responsibilidad sa kanyang nabuntis na girlfriend at pinakasalan nito sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, alinsunod na rin sa patakaran ng relihiyon. Sa kabilang banda ng mabuntis ni Bugoy ang volleyball star ng University of Santo Tomas na si EJ Laure, 15 taong gulang pa lamang siya habang si EJ ay 19 years old na. Simula rin nang bumalot ang intrigang ito noong 2018 na nahimik sa kanyang showbiz career si Bugoy maging sa kanyang pananampalataya. Pero hanggang ngayon, stronger than ever sila ng kanyang kasintahan na si EJ at tinataguyod ang kanilang baby na si Scarlett. Top 3, Janice Debelen. Gaya ni Catherine Bernardo na pabalita ang pagtiwalag ng aktres na si Janice Debelen sa Iglesia ni Cristo dahil sa hindi niya pagsali sa pelikulang Felix Manalo. Pero dumipensa ang pamunuan ng INC na hindi naman daw ito ang kaso. Kaya raw hindi nakasama si Janice sa cast ay dahil may una na itong soap opera commitment. Kaya humingi ito ng dispensa na hindi magagawa ang pelikula. Bagay na maluwag naman raw na tinanggap ng simbahan. Kaalinsabay ng balitang wala na si Janice sa INC ay ang hindi na rin pag-ere ng kanyang cooking show noon na Spoon sa Net25, ang TV channel ng INC. Umanib si Janice sa INC dahil nagkaroon ito ng kasintahan na miyembro ng simbahan. Pero taong 2013 ay naghiwalay sila nito pero pinili ni Janice na manatili bilang isang INC.
hanggang sa lumabas na lamang ang balita na hindi na ito naging cast ng film bio ng founder ng iglesia at ang intriga, tiwalag na ang aktres. Top 2, Dagul. Kinilala si Romy Pastrana bilang Dagul sa ilang mga comedy sitcom sa GMA Network at ABS-CBN. Mas nakilala siya ng publiko as mainstay sa Sunday Kulita ng Going Bulilit kahit kahit o mas mataas pa sa kanya ang mga batang cast rito, siya ang tinuturing na ama ng mga bulilit. Kung gumagraduate ang mga bata, nananatili si Dagul. Kilalang miyembro rin ng Iglesia ni Cristo si Dagul sa ilang post sa social media kung saan ang ilang mga kapatid sa pananampalataya ay binigyan pa siya ng warm welcome noong 2017. Taong 2019, nang hindi na muling napanood si Dagul sa telebisyon, pinagpahinga raw muna kasi siya ng Kapamilya Network nang magpaalam siyang tatakbong konsihal sa kanilang bayan sa Rizal. Pero hindi pinalad si Dagul noong eleksyon at kinansila rin ang Going Bulilit kaya wala na itong nabalikan. Sa ngayon ay nagtatrabaho ito sa kanilang barangay at aminadong hirap ito ngayon sa buhay lalo pat may pandemya. Ayon sa ilang INC members na nagkokomento sa kalagayan ni Dagul, anila tumiwalag na raw kasi ito sa Iglesia ni Cristo. Komento ng isang nagngangalang Yolak Paraino, tiwalag na si Dagul, kaya ayon, pinabayaan na siya ng ama. Top 1, John Regala. Ang kinikilalang action star noong dekada 80 at 90 na si John Regala ay dating aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero kumalas ito noong 2015 at lumipat sa breakaway religion na Church of God International na mas kilala sa ang dating daan na pinamumunuan ni Yumaong Brother Eli Soriano na ngayon ay pinangangalagaan na ng kanyang pamangkin ang broadcaster na si Daniel Razon. Pero ayon sa ilang report na inilabas ng INC, nagbalik loob raw si John sa kanilang simbahan at tinuturing nila ang aktor na alibughang anak na minsan umanong napariwara ng landas pero nagbabalik. Ang INC rin ang kumupkop kay John nang magkasakit ito, pero pagtataka ng ilan kung hindi siya pinabayaan ng kanyang simbahan, bakit noong 2020 patuloy pa rin ang paghingi ni John Regala ng tulong pinansyal sa iba. Palaisipan din sa concerned INC members ang pagpunta ni John sa Pasay City noong July 27, 2020 dahil hinahanap niya ang nurse na di umano'y magtuturok ng gamot para sa kanyang gout. Hindi naman raw kailangan ni John na magpunta sa lugar na malayo dahil anumang oras pwedeng-pwede siyang magsadya sa New Era Hospital, ang ospital na pag-aari ng INC. Malapit lamang ang New Era Hospital sa bahay na tinutuluyan ni John sa Quezon City at tiyak daw na hindi siya pababayaan ng mga doktor at nurse doon. Pero pinili ng aktor na huwag humingi ng tulong rito. Bagay na palaisipan kung siya ba ay miyembro pa ng Iglesia ni Cristo. O mga ka-showbiz peeps, nagustuhan niyo bang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below. Thank you.